Gagawa tayo ngayon ng long dress na sleeveless. Tapos guys, ang ibaba nito ay shearing lang. Kung gusto nyo maglagay ng bulsa, maglagay po kayo. Ang design po ng blouse natin ay v-neck lang. Tapos ang gagawin ko po ay back-to-back yung blouse para wala na kayong bias, wala nang piping sa liig. Pag pinagtaob po natin at binaliktad, idudugtong na lang po natin dito sa laylayan. Guys, ito yung gagawin kong tela, tsaka po ito. Ito po, para siyang silk, pero hindi naman. Nandun po yung kabaak nito. Kung ano po yung yardage nito, ganun din po ang yardage din nito. Pero ito po, mas mura ito, kasi ang kilo po nito ay 150 lang sa Taytay. Ito pong gagawin pong ganito, pag ito ang tela niya, kalahating kilo lang po ito. Ngayon, ito po, Jalis cotton po ito. Ang kilo po nito ay 120, sa Taytay din po ito. Isang kilo po ito, at 3 yards ito guys. Pero nakikita ko po yung mga posts, merong 1,000, may 1,000, huwag na po tayong bumili ng ganong kamahal. Gumawa na lang po tayo. O, ito na siya, guys. Ito na yung pattern ko. Yan. Ganito lang po ito kaisi, guys. Yan. Ito ay 16 inches lang. Yan. Yan, o, 16. Ang dali lang po nito. Ang shoulder po na kinuha ko, kasi sa akin po ito, gagamitin ko muna, gagawa ako ng ibang pambenta. Ang ginawa ko pong shoulder ko ay 12. Kaya hahatiin po natin, papatak po tayo ng 6 inches. Yon. Tapos, ang kilikili po nito, ang armhole ay 9. Ito po ay hindi spandex. Kaya gagawin po natin 9.5 kasi wala pong banat to eh. Mas okay po yung maluwag, magsisikip na lang kung maluwag kaysa yung masikip na, mahirap po magdagdag pag ganitong tabas na. O, kaya mula po dito, sa ibabaw na to, kukuha po tayo ng 9.5. Yan. Ganun din po dito, 9.5. Yan. Bubuhitan na po natin. O, yan siya, guys. Ngayon, yung pinaka-open ng liig, eh, mainit po ngayon, dapat 3 inches lang. Gagawin po natin 4. Yan, mula po dito, lagyan po natin ng 4 inches. Yan. Ngayon, dito naman po sa ibaba, itong v-neck, pag nagbibinek po kasi ako ng damit ko, 7 inches ang pababa. Yan. 7 inches. I-connect nyo na dito sa 4 inches na kinuha nyo kanina sa shoulder. O, ito siya guys. O, ito na. Ngayon, dito, sa 6 inches na to, na galing dito sa front, yan, bumaba kayo ng half inch. Yun. Tapos guys, ito kanina, 6 inches doon, 6 inches dito. Guhitan muna po natin ng pataas. Oh. Ito na siya guys, oh. Yan. Tapos, ang bust line ko ay 40. Pupunta po tayo dito. Mag-down po kayo ng 9.5. Ito na nga po siya, ganun din yun. Kumuha kayo dito ng 10 inches. Yan, eksakto lang siya guys, oh. Yan, 10 inches. Di, eto pa rin po siya.
Itong 9.5 na kinuha natin, kunin natin yung pinakagitna. Kaya papatak po tayo dito sa 4 and 1/4. Yan. Ngayon, itong bus, i-connect nyo na po dito. Yan. Kasi po yung bus line natin, pag dito po sa armhole, pwede na po tayong kumuha dito ng bus line. Kaya ito siya, guys. Itong dinivide ko dito kanina sa 6 inches na to. Yan. Dito po tayo maglalanding galing dito. Yan. Manggagaling po tayo dito. Papunta po dito. Ngayon, yung half inch kanina doon, inuhita na po natin doon. Oh, ayun guys, oh, inuhita na natin. Ngayon, ito, chalis po kasi ito, yung kinuha kong shoulder na ganito, guys, kung gusto nyong dagdagan dito para lumapad yung shoulder nyo, pwede naman po. Pero ito, ganito na po yung sa akin. Ngayon, dito po, ganun na din, 40 na, kasi ito na po yung idudugtong natin. Ngayon ito, gumamit po kayo ng curve. Ng buong curve, malayo. Sa kabilang tahit na, sa kabilang bahay. O, ito na siya, guys. Ito lang po yung ano, o, yung pattern. O. Ito yung pababa ng kilikili. Ito yung pababa ng harap. Ito yung bus line natin. Tapos mula doon hanggang dito, 6 inches. Tapos kumuha tayo ng 4 inches para sa luwag ng shoulder. Ito lang po yun. O, yan siya, guys. O. Gugupitin na natin dito. Ito naman, kung mananahi kayo sa sarili nyo o kaya pambenta nyo, gumawa muna po kayo ng isa. Para makita nyo, kung may diferensya man siya, pwede po kayong mag-adjust doon sa susunod. Huwag po kayong magtabas ng marami. Isa lang po muna. O, ayan siya, guys. Ngayon, itong v-neck ko, dito ko siya nilagay. Ang ginagawa ko, hindi ko kinakat dito. Mag-a-allowance muna ako dito ng 1/3. Yan. Kasi pag sinukat ko siya mamaya at tingin ko eh medyo masyadong mababa, may gamot siya. Ibig sabihin, dito muna ako papatak. Ganun ang gawin nyo, guys. Huwag nyo munang i-fix kasi madali lang naman po siyang baguhin. Doon natin makukuha yung tamang sukat. O ngayon, ito na po yung tela natin. Ito lang po yung padron natin. Ito po yung tela natin na 3 yards. Yan. I-fold nyo po ng ganito. Tapos, ipatong nyo lang po ito. Madali lang po ito, guys. Napakadali. O, yan siya, guys. Hindi nyo na kailangan magsukat-sukat. Yan. Ganito lang ginagawa ko eh. Yan. Ipapatong natin. Maglalagay naman kayo ng allowance bago nyo siya upitin. O. Ito siya, guys. Nagupit na natin. Ngayon, ibukan nyo siya ng ganito. O, 60 po ang width nito. Yan. Ito pong telang to, kaya mura lang. Hindi po ito imported. Dito lang po ito sa atin. Kasi ang imported po ay walang 60 ang width. Lagi po 45. Yun po ang naranasan ko. Yun ang alam ko. Kasi yun po yung binibili po. Wala pong nabibili na imported na tela na 60 ang width. Hanggang 45 lang po siya. Ngayon dito, ipatong nyo na po ng ganito. O yan siya, guys. O. Doon sa laylayan na yon, mag-allowance po kayo ng 1 inch. Yun. Tapos ito, guys, gupitin nyo na ang sabay. Kasi ang likod nito, at saka po yung harap, eh, pareho lang po ng v-neck
ng tabas. Yan. Pag sa kilikili, mag-a-allowance kayo ng konti. Huwag nyo pong itotodo ang gupit dito kasi ito po yung talaga sukat nyo. Ngayon, kung gusto nyo, para hindi kayo malito, gumagawa pa lang po kayo, mag-allowance na kayo. Yan. Ngayon, eto. Eto, guys. Yan. Gupitin na natin ng hiwalay. Pag-iwalay na natin ito. O, bali, apat na piraso ito. Yan. Ito lang yung pattern niya. Ngayon, itong natitira, tulad ng dati, yung lola nyo, mahilig maglagay ng bulsa. Pagka po long dress, samantalahin nyo na po. Habaan nyo na rin yung bulsa nyo. Marami po kayong mailalagay. Hindi kayo madudukutan. Kasi yung bulsa nyo, malalim. Bago makarating yung kamay ng mandurukot sa ilalim, mararamdaman nyo na. Yun po ang tip ko sa inyo. O yan. Yan na po yung pinakabulsa. Ito yung pinakalilayan. Yung ibabaw na yon ay 16 inches. Ang height ko, guys, ano lang ako? 48. Pag yung 48 ay tinanggal ko yung 16, yan. Yan. Ito lang ang matitira. Itotodo ko na to, guys, kasi pagka ganitong long dress, kailangan mahaba ang inyong tupi sa ilalim. Pangit po kasi pag ganito lang ang tupi nyo. Kailangan ang tupi nyo malaki yung papasok. Para po pagka humangin, hindi siya malilipad. O, yan guys. Ngayon, iakyat nyo na lang ito dito. Kasi dito, hindi naman pantay eh. Oh. Yung pong chalice, ganun. Mahirap din pong tabasin. Kaya dapat doblehin nyo na lang po. Ayan o. Oh. Yung ilalim nito, walang laman. Kaya, dito kayo gugupit sa may allowance. O, yan guys. O, yan. Tapos na. Tatahiin na natin. At doon nga po pala sa nagtatanong kung saan ako kumukuha ng tela, sinagot ko na po kayo sa messenger. Tapos, kaya po ako dito na nagbablog kasi dito po maliwanag. Doon po kasi sa kabilang doon, eh madilim na po, puno na ng paninda. Tapos guys, yung mga nanonood, sasamantalahin ko na po. Salamat po sa inyo. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga ginagawa ko. Kasi maganda po ito. Dito po tayo kikita. Madali lang pong kumita sa pananahi. Hindi po kayo masyadong mahirapan. Kasi ako po, yung tinatahi ko na mga ritaso, sa palengke lang po, sandali lang maubos. Yung pong ginawa kong bag na backpack, nabenta na po. Kaya ganun lang po siya kadali. Sana po, lagi po kayong nandyan para manood ng vlog ko. At sana may natututunan naman po tayo. Ulit, thank you. Salamat po. Mamaya, tatahin ko na po ito. Guys, ito na yung long dress natin. Uunahin ko munang ishearing ang kanyang gewang. Ito. Pagka po nagsishear ako, kinakamay ko na lang, pero may pan-shearing din po ako. Pero pagka kinamay ko, tansyado ko na po yung size nung lalagyan ko. Ganito lang po siya. Pag nag-shearing kayo, ipipinan nyo yung makina para maliliit din lang yung tusok nitong karayong. Guys, okay.
galing. Tingnan natin kung pantay sila. Tingin ko po pantay ito eh. Oh. Yan siya guys, oh. Oh. Pantay. Ngayon, dating gawi, lalagyan natin dito ng bursa. Yan. Pagtapos na po kayo mag-shearing, lumagoy nyo na po yung makina nyo. Yan. Ito po yung bursa. Hinabaan ko na po. Yan. So, yan guys. Pagka ganito, hindi na po ako nag-e-edging ng bursa. A160 na lang po siya doon. Ayan guys, ikapit na natin yung apat na bulsa. Pagdikitin na po natin. O yan guys, overlock muna natin bago ko siya tutupian. O guys, kanina sabi ko sa inyo, ang long dress dapat yung tupi niya malapad. 3 inches po itong tupi ko. Ilagyan ko na po siya na as Philippine cut para hindi tayo magkamali. Ayan. Guys, tapos na yung pinaka-skirt niya. Gawin na po natin yung pang-ibabaw. O, ito siya guys. Ito lang yun. Yan. Ito o. Taob niyo yung isa. Ihaya niyo po yung isa. Yan. Right side to right side. Tapos, tagihin na po natin dito. Yan, pagkatanghi po natin, bukitan nyo ng ganito. Pero huwag nyo po paabutin doon sa tahi. Kasi pag hinabot po yung tahi ng gupit na ganito, matataspas po siya. Ayun, dito naman tayo sa kabilang gilikili. Yan, ganun din guys. Bukitan nyo din. Kasi kurbada to eh. Pag hindi nyo kinupitan, hindi siya papaligtad ng tama. Ngayon, dito na tayo sa v-neck niya. Kanto niyo po doon. Yan. Tingnan niyo kung tama yung dalawa.
dalawa. O, tama naman po. Tapos, putitan nyo na po dito sa binato. Pero huwag nyo din pong paabutin dun sa sinulid. Yan, baliktarin na po natin. O, yan guys. Nabaliktad na. Ngayon, itong tabi na to, yan, pagtikitin na po ninyo. Yan. Punta po kayo dito, 116. Yan. Yung pong gilid na gilid yung tahe. Guys, o. Yan. Idapa nyo to. Tapos, ipatong po natin ito. Yung patong dito, igitna nyo. May bakante doon. May bakante rin po dito. Yan. Magkabilang tagiliran po, may matitirang bakante. Yan, bakantehin po natin. Yan siya guys. Oh. Ayun, pagkalagay natin ito, ipatong nyo naman po ito ng patihaya. Yan. Pantayin nyo po siya doon. Itawid nyo po yung tahi dito sa isang to. Ayan guys. Oh. Pantay pa rin sila kasi sila naman talaga yung partner. O, yan. Naikapit na natin. Ngayon, ito. Yan. Ipasok nyo na muna yung yaring yon. Tapos, ito muna po ang ating dudugtungin. Yan. Kapain nyo dito. Yan. Makakapa nyo naman po eh. O. O, yan siya guys. Natin ulit. Ngayon, itong bitkip, yan. Hindi pa siya nadudugto. So, guys, oh. Yung bakante doon, kapain nyo lang, doon nyo simulan yung tahi. Papunta dito sa baba. Yan siya, guys, oh. Yung yarina, nandun na sa loob. Pinalaman lang natin. Yan, pagdating sa kanto, itusok nyo yung karayom. Pumuwerta kayo dito sa kabila. Basta pag pinahin nyo, huwag nyo isasama yung isa doon sa ilalim. Yung yarina. So, yan guys. Pag natahian na, bukitan nyo din doon. Huwag paabutin sa tahi. Ngayon, ito. Ito na yung yari kanina. Yan. Idikit nyo po siya doon sa pinagtahian na yon yon. Tapos, alaman nyo ito. Kaya guys, oh. Yan. Pagsamasamahin nyo na siya. Yan. Ganun din po itong kabila. Ipukan nyo yon. Ipalaman nyo ito, yung kanina, yung yarina. Yan. Tapos dito kayo guys. Diretso lang.
yan. Ngayon, baliktarin na natin. O, yan siya, guys. Wala kayong makikita ng bias o ano, kasi back-to-back nga siya. Ngayon, itong una kanina, may pasada na tayong 116. Ngayon, ito isa naman, simulan nyo na doon sa galing sa baba. Mag-get kayo dito. Oh guys, eksakto 20 tsaka 20, 40. Ito yung sukat natin kanina. Ngayon, idudugtong na po natin dito sa pinaka-palda niya. Yan. Ito po yung tagiliran. Ipatong niyo po yung tagiliran nitong palda. Yan. Lang po ito. Basta po pag 20 yung body nyo, kailangan po ang shearing nyo ay 20 din para pantay. Yan, nakita nyo naman guys, kamay lang ginamit ko dito, pero eksakto. Guys, tapos na. Ito na yung kinabas natin kanina. Gagawin ko lang yung isang brown at ipakikita ko rin sa inyo mamaya. Ito siya. O, yan yung likod niya, guys. O, yan. Ito kasi, pwede sa buntis, pwede rin sa malusog, pwede rin naman sa slim. Basta itong damit na to, kahit saan po, pwede. Pwede pang SM, pwede pang palengke, pwede pang dyan-dyan lang. Oh guys, ito na yung isang kulay, yung kulay bato-bato. Ito siya guys, ito. Yan po yung likod niya. Sana may nakuha kayong idea sa aking ginawa ngayon at sa mga nanonood. Thank you po ng marami. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Salamat! Bye-bye!